Maggie POV, Mommy, para akong binuhusan ng malamig na tubig sa katawan, nang marinig ko ang malakas na sigaw ng aking anak. Kaya sa taranta ko ay naitulak ko sa dibdib si Martin ng malakas para lumayo. Narinig ko itong napaaray. Maliksi akong napalingon sa aking likuran, at ganun na lamang ang panglalaki ng aking mga mata. Lahat ng aking mga kaibigan ay nakanganga. Napahawak pa sa sariling bibig si Candy. Habang ang aking anak naman ay mabilis na kinarga ni Max, at tinakpan ang mga mata nito. Wow, nakapanood pa kami ng live show, mukbangan Maggie. Walang pakundangang sambit ni Lily. Nakita ko pa kung paano sikuhin ito ni Akira, suman naman ito tingin bilang ganti. Sus ka po, parang gusto ko nang lumubog sa aking kinatatayuan. Lalapit sana ako, nang biglang hawakan ang kaliwang kamay ko ni Martin. Napalingon ako sa kanya, at seryoso ang mukha nitong nakatingin sa aking mga kaibigan. Pero hindi, dahil ang mga mata nito ay nakatutok sa aking anak. Nakaramdam ako ng kaba, dahil sa unang pagkakataon, ay makikita ni Martin ang aking anak. Pero hindi ko lang anak, dahil anak din ito ng lalaki. Bigla akong pinagpawisan. Hindi ko pa maintindihan ang aking katawan. Parang hinahalukay ang aking tiyan sa tensyon. Mas lalo pang humigpit ang makaliyong kamay ni Martin. Papasukin mo siya, Maggie, parang batas na pang-uutos ni Max. Tumalikod ito habang karga ang aking anak, at sinanyasan ang iba na magsipasukan. Mabilis naman na tumalima ang mga babae, at nagsipasok sa loob ng bahay. Martin, mahina kong sambit sa lalaki. Kasalukuyan kaming nakaupo ngayon sa aming sofa, habang nasa kanan ko si Martin. Ang aking anak naman ay nakasiksik sa aking kaliwa, habang ang ulo nito ay nakalusot sa aking kaliwang braso. Panaka-naka itong sumisilip. Ang inosente nitong mukha, ay walang tigil na tumitingin sa lalaking ngayon niya lamang nakita. Good luck guys, si Max. At umalis sa aming harapan. Nakita ko pang pinanlakihan nito ang ibang mga kaibigan namin, na alam kong nakikichismas. Nakita ko pa ang aking kapatid, na gusto pang lumapit sa amin, pero nahila na ito ni Gail, at sunod-sunod silang nagsiakyat ng hagdan. Tumikim ako, para mawala ang kabang kanina ko pa nararamdaman. Martin, meet my baby. Mickey, panimula ko. Napaangat ang aking mukha, para magtama kami sa mga mata. Pero ganoon na lamang ang gulat ko nang makita ko ang mukha ni Martin. Your baby. Parang may tampong sambit nito. Namumula ang mga mata nito, habang nakatingin sa akin. At bumaba ang paningin nito sa aking anak. Napahaplos tuloy ako sa buhok ng aking anak, gamit ang aking kaliwang kamay. Bigla akong nanginig. Why are you crying, mister? Biglang singit ng aking anak. Napatayo ito kaya nabitawan ko siya. Humarap ito sa amin. Inaway mo, Mommy. Sa inosenteng mukha nito, ay nagpalipat-lipat ito ng tingin sa akin at kay Martin. Umiling ako at nanubig na rin ang aking mga mata, parang sumakit din ang aking lalamunan. Tell her about us, Maggie, please. Basag ang boses ni Martin. Please, everything. Mommy, why you also crying? Bakit dalawa kayo umiiyak? I'm sorry, naluluha kong salita, at mabilis na pinahid ang mga luha. Huminga ako ng malalim, at pinatapang ang aking dibdib. Baby, hindi ba sabi mo gusto mo na makita ang daddy mo? Opo, Mommy, nakita ko ang pagkislap ng mga mata ni Mickey. Masuyo kong hinawakan ang maliit na kamay ni Mickey. Kinuha ko din ang malaking kamay ni Martin. Martin, alam kong magagalit ka sa akin, dahil ngayon ko lang ipagtatapat ito, at itinago ko ito sa'yo. Pero sana tanggapin mo. I want you to meet my daughter. Your daughter. Muli ay napaluha ang aking mga mata. At isa-isang nagbagsakan ang mga luha. Mommy. Naguguluhang tawag sa akin ni Mickey. Pinaglapit ko ang kanilang mga kamay. Napatingin ako sa mukha ni Martin. At hindi ko inaasahan na umiiyak na pala ito. Umiiyak ng tahimik, habang yumuyugyug ang mga balikat. Baby, he is your daddy. Bakas sa mukha ni Mickey ang pagkagulat. Napatitig pa ito sa mukha ni Martin, na parabang naninigurado. Can I hug you, my baby? Basag na boses ni Martin. Tumutulo ng husto ang mga luha nito, na kitang-kita sa kulay gray nitong t-shirt. Okay, lumapit ito sa kanyang ama, habang magkahawak sa kamay. Bakit ngayon ka lang po dumating, daddy?
Sabi ni Mommy nasa far away ka daw. Malayo po ba yun? Ang mga mata nitong inosente na nakatitig ng husto sa kanyang daddy. I'm very sorry my baby. Hayaan mo hindi ko na kayo iiwan ni Mommy, garalgal ang boses ni Martin at kinandang sa kanyang hita si Mickey. Mabilis na niyakap nito ng mahigpit at tahimik na umiiyak. Ang maliliit na mga braso ni Mickey ay yamakap sa leeg ng kanyang daddy. Parang gusto lumipad ng aking puso sa eksenang aking nakikita. Ang aking kinatatakot nung una ay biglang naglaho. Pakiramdam ko ay naging selfish ako dahil sa hindi ko pagtapat na nagkaroon kami ng anak ni Martin. Masaya ang puso ko ng sandaling ito. Pero ano nga ba ang magiging sitwasyon namin ni Martin? Dahil una palang wala naman kami. Kahit isang beses hindi ko pa naririnig mula sa bibig nito kung mahal ba niya ako. Pero sa ginagawa niyang pag-aasikaso at paglalambing sa akin, ay dapat sigurado na ako. Pero sana kahit isang salita lang. Gusto ko marinig mula sa kanya. Mommy, I'm so happy. Nakangiting tumingin sa akin ang aking baby habang ang isang braso nito ay nakapulupot pa rin sa leeg ng kanyang daddy. Inabot ako ng mahabang braso ni Martin at inilapit sa kanya. At ngayon ay yakap-yakap niya kaming dalawa ng kanyang anak. Napayakap din ako bilang ganti. We should go home now, sweetheart. Si Martin na marahang hinaplos ang aking buhok. Napatingala ako sa kanya. We go home now, daddy. But we just arrived yesterday. Dito muna po tayo, palagi na lang ako sa bahay, hindi ako pinapalabas ni Lolo at Lola, biglang singit ng bulilit, at halata sa boses nito ang pagmamaptol. Bigla kaming natigilan ni Martin, at parehas na natawa, kahit pa may mga luha pa sa mga mukha. Si Tita Candy nagagalit kapag binibigyan po ako ng chocolates ni Tito Pogi, pero ngayon hindi na po, kasi hindi na nagpupunta po si Tito Pogi. Palagi siya inaaway ni Tita, patuloy nito na biglang lumungkot ang mukha. Who is Tito Pogi? Tanong ni Martin. His name is Leandro, pero gusto ko siya tawag Tito Pogi po. Kasi mabait siya. Nagkatitigan kami ni Martin. Gusto kong itanong sa kanya na itong si Leandro ba na kapatid ni Lily ang pinadala nito para imbestigahan ang buhay ko at ng anak ko. Parang nakuha nito ang gusto kong itanong nang hawakan nito ang kanang kamay ko. I can explain, sweetheart. Sorry masyado kasi akong atat na malaman kung sino ang daddy ng anak mo. I knew everything. Napasinghap ako. Tama nga si Max. Bago pa ako nag-alangan sa sitwasyon ko, ay alam na pala nito ang lahat. Nahampas ko ito sa kanyang balikat. Nakakainis ka. Alam mo na pala, pero di mo sinasabi sa akin. Ouch! Masakit, sweetheart. Sabi nito, don't hurt my daddy. Pupunta na naman siya ng faraway pag-away mo siya, mommy. Napalabi pa ito at sumiksik sa leeg ng kanyang daddy. Nakapalibot kami ngayon sa hapagkainan para kumain ng tanghalian. Lahat ng mga mata ay nakatutok sa aming gawin ni Martin. Na para bang sinusuri kami, ngunit walang nagtatanong. Habang nasa kaliwa ko si Martin at nakakandong sa akin ang aking anak para subuan. Nasa kanan ko naman si Candy, na panay ang kalabit sa akin. Pero patay mali siya lamang ako. Alam kong makulat ito, at hindi ako tatantanan sa kakatanong. Tiyak makakarating na agad sa aming magulang ang balitang ito. Nang matapos kumain, ay binuhat ni Martin ang aming anak at pumunta ng sala. Ngayon naman ay kami ang naiwan. Ate, siya pala ang daddy ni Mickey, si Candy na di na nakatiis. Akalain mo yun, si Martin pala ang daddy ni Mickey. E tropa yon ang kakambal ko, si Lily. In fairness super guwapo pala ni daddy Martin, di ka na lugi-magi, si Akira na umaksyon pa na para bang tigre. Nagtawanan pa si Lily at Akira sabay appear. I'm so happy for you Maggie, si Gail na hinawakan pa ang aking kamay. Congrats Tay, sana forever na kayo kasama ng baby nyo, si Honey. Salamat sa inyo, biglang nangilid ang luha ko. Hindi ko akalain na susuportahan ako ng aking mga kaibigan. We wish you all the best, our beautiful Maggie. Si Max na lumapit sa akin at niyakap ako. Hanggang sa isa-isang nagsilapitan na rin ang iba. Group hugs. Si Akira, matapos ang isang oras, ay binalik ko sa aking bag ang ilang gamit namin ng aking anak. Dahil kanina pa kating-kati umuwi si Martin, kasama ng aking anak. Isasama ko na rin si Candy.
Nakakalungkot man, dahil ngayon lang ulit kami magkakasama ng aking mga kaibigan, ay wala naman akong magawa. Ingat kayo, Mami Maggie. Si Max na tumulong pa sa akin na ilabas ang aming gamit para dalhin sa sasakyan ni Martin. Ingat din kayo, sabi ko at nginitian ang aking mga kaibigan. Pupunta kami doon. Subukan mong huwag pumayag, Martin, Matt Ray na sabi ni Lily na nakatingin kay Martin. Napakamot naman sa ulo si Martin, habang karga nito si Mickey. No problem, sabay ngiti nito. Nagpaalam na rin ito, at naunang pinasok nito si Mickey sa likurang upuan ng mamahaling kotse nito. Tara na, Candy, sumunod naman sa akin si Candy, at sumakay sa likod. Kumaway muna ako, habang nakatanaw sila sa akin. Nakaupo ako katabi si Martin, habang nasa likod ang dalawa. Pero bago pa umandar ang aming sasakyan, ay sunod-sunod na mag-agarang sasakyan ang biglang pumaroda, malapit sa aming bahay. Wow, may celebrity bang dumating? Si Candy na nakatutok ang mga mata sa labas ng bintana. Wow, ang gugwapo naman ng mga iyon, tignan mo ate. Sigaw ni Candy. Napalingon din ako, at ganun na lamang ang gulat namin ni Candy, nang magsilapitan ito sa aming bahay. At nakita ko pa ang panlalaki ng mga mata ng aking mga kaibigan, na akala mo ay nakakita ng mga multo. Teka, familiar sila sa akin. At nanlaki ang aking mga mata, at lumingon kay Martin na napakalawak ng pagkakangisi. Relax, sweetheart. Hindi naman pwede tayong dalawa lang ang masaya, dapat sila din, sabay kindat nito sa akin, na halos ikatalo ng aking puso. What do you mean, Kuya Martin? Si Candy na chismosa. Pero bago pa sumagot si Martin, ay may malakas na kumatok sa bintana ng sasakyan. Parehas kaming napalingon. Narinig ko pang sumanghap si Candy. Tito Pogi, impit na tili ni Mickey. Ano to, Martin? Nagkibit balikat lamang ito, at binaba ang bintana ng kotse. Baby, baritonong boses ni Leandro, na diretso ang tingin sa aking kapatid. Halos manlaki ang aking mata, sa pagtawag ni Leandro sa aking kapatid. Nakita ko pa kung paano namula ang mukha ni Candy. Hi Tito Pogi, namiss ka namin ni Tita Candy. At napakarekta ng sinasabi ni Mickey. Halos mapapikit pa sa mata si Candy na hindi makapagsalita. Mabilis na binuksan ni Leandro ang pintuan ng sasakyan. I miss you, baby Mickey. Anito at hinalikan sa noo ang bata, at hinaplos ang buhok. Ikaw na ba bahala sa kanya, buddy? Si Marty na parabang ayos lang ang lahat. Oo, thank you, buddy. At walang pahintulot na bigla na lamang nito binuhat ang aking kapatid na nagtitili. Ay, ibaba mo ako, walang hiya ka, Leandro. Walang tigil na tili ni Candy. Nakita pa namin na pinasok ito sa pulang sports car. Biglang nag-automatic ang kotseng sinasakyan namin at nag-lock. Come here, baby. Kay mami ka umupo, pang-uutos ni Martin, at mabilis na lumapit ang aming anak. Naramdaman ko na lang na nakapag-seatbelt na kami ng aming anak, o mandar na rin ang sasakyan. Ikaw nagpapunta sa mga lalaking iyon, sa mga kaibigan ko, no? Pati ba naman kapatid ko? Inis akong napalingon kay Martin, na ngayon ay todo ang ngisi. Hayaan na natin sila, sweetheart, malalaki na sila. Anong hayaan? Saan niya dadalhin ang kapatid ko? Bata pa iyon, Martin. Tatalakan ko pa sana ito, nang biglang sumingit si Mickey. Don't fight, mommy and daddy, saway ni Mickey. Napatigil naman ako. Nakita ko pang nagpipigil sa pagkakatawa si Martin. Humanda talaga ito sa akin pagka-uwi. Gabi na nang makarating kami ng mansiyon. Bukod sa mahabang oras na pagbiyahe, ay dumaan muna kami sa isang sikat na mall. Tuwang-tuwa pa ang aming baby. Dahil binilhan ito ng kanyang daddy ng maraming laruan. Halos lahat ng tinuro ng bulilit, ay mabilis na sumasang-ayon naman ang daddy nito. Halos ayaw nang bitawan ang teddy bear na kulay pink. Na mas malaki pa kay Mickey. Ganon na rin sa maraming damit, dress at mga sapatos. Hindi ko mabilang kung ilang paper bags ang bitbit ni Martin sa sobrang dami. Ilang beses ko din itong sinuwi na huwag damihan ang pagbili ng mga gamit sa bata, dahil mabilis lumaki ang bata, at baka masayang lang. Maski sa akin ay siya pa ang pumili ng mga damit, dahil ayaw ko talaga, at nahihiya ako. Pero itong si Martin ay walang pakialam, ngayon lang daw nito nagawa sa buong buhay ang makapag-shopping, kasama ang pamilya.
Hinayaan ko na lamang ito, dahil ayaw kong masira ang magandang mood nito. Nakatulog na sa aking kandungan si Mickey, nang binuhat ito ni Martin. Maingat niya itong kinarga pababa ng sasakyan. Sumunod naman ako, at nakita ko pang sunod-sunod na sumalubong ang maraming kasambahay. Si Nanay Lourdes na napakalawak ng pagkakangiti. Magandang gabi Sir Martin. Ma'am Maggie, kumain na po ba kayo? Tanong ni Nanay. Napatingin din ito sa karga ni Martin na si Mickey. Yes Nanay, pakidala na lang ang pinamili namin sa kwarto ni Maggie, at mabilis na hinawakan ni Martin ang aking kamay. Nginitian ko si Nanay, at sa iba pang mga kasambahay. Sakay ng elevator ay mabilis kaming nakarating sa kwarto ni Martin. Maingat nitong binaba ang aming anak sa kama. Mabilis ko naman itong nilapitan, para tanggalin ang sapatos, para hindi madumihan ang kama ni Martin. Nakakahiya naman at mukhang bagong palit lang ng bedsheet, at napakabango pa naman, dagdag pa ang malamig na aircon. Nakita kong lumabas ng kwarto si Martin, wala pang 5 minuto, ay bitbit na nito ang malaking bag na mga gamit ni Mickey. Dress her up in pajamas, abot nito sa akin ang pajama. Tumalikod na ito at pumasok sa banyo. Kaya maingat kong hinuberen ang aking baby, at dahan-dahan ko itong binihisan. Nang matapos ay kinumutan ko ito ng comforter. Pagtayo ko ay inayos ko ang ilang mga damit, at tinupi ang mga maduduming damit. Balak ko itong dalhin sa kabilang kwarto, kung saan ako natutulog. Saktong bumukas ang banyo, napalingon ako sa gawin ni Martin, na basang-basa pa ang buhok na malamang ay naligo. Nakatapis ito ng tuwalya sa pangibaba, pero nakasuot ito ng puting t-shirt. Nagtataka man ay hindi na lamang ako nagtanong pa. Dadalhin ko lang sa kabila, sabi ko habang pinapakita dito ang labahin. Tumango naman ito kaya lumabas na ako, para makapag-shower na rin, dahil pakiramdam ko ay nilalagkit na ako. Nang makarating sa kwarto, ay dumiretso ako ng banyo. Nilagay ko sa isang basket ang maruruming damit ni Mickey, at ganun din ang sa akin. Hindi ko alam pero kinuskos ko ng mabuti ang aking katawan, sa isipang baka kami ay mag-anuhan. Bigla kong nakurot ang aking pisngi. Ano ba magi ang halay mo, bulong ko sa sarili. Napapailing na lamang ako sa walang kwenta kong iniisip. Kaya mabilis na akong nagbanlo ng aking sarili. Nang matapos ay binalot ko ang sariling katawan ng puting tuwalya, at ganun na rin sa aking ulo. Pagbukas ko ng pintuan ay halos mapatalon ako sa gulat, nang mabungaran ko ang malaking katawan ni Martin. Nakatukod pa ang kanang siko nito sa gilid ng pintuan. Nahalatang abang na abang. Nakakagulat ka naman Martin. Napahawak pa ako sa aking dibdib. He just chuckled. Pero ang mga matatalim nitong mga mata ay kakaiba. Alam ko na ang ibig sabihin nito. Dahil kabisado ko na ang mga sinsabi sa mga mata nito. Sweetheart, parang nang-aakit nitong tawag sa akin. At walang ano-ano ay mabilis niya akong binuhat. Napakapit na lamang ang magkabilang braso ko sa kanyang batok. At napayakap pa ang mga binti ko sa kanyang bewang. Sinunggaban niya ng mabilis ang aking labi. Kulang na lang ay kainin nito ang buo kong bibig. Sa paraan ng paghalik nito sa akin, ay halatang sabik na sabik. Napakamapusok ng halik na aming pinagsaluhan. Naramdaman ko na lamang ang malambot na kama sa aking likuran. Tumigil lamang ang halik ng parehas na kaming hinihingal na dalawa. Sweetheart, I really missed this. Mapungi ang mga mata nito, habang nakatitig sa aking mga mata, pababa sa aking labi. At muli ay siniil na naman ako ng mainit na halik. Hanggang sa ang halik nito ay napunta sa aking pisngi, pababa pa sa aking leeg, na halos ikapanghina ng aking sistema. Bumaba pa nang bumaba ang halik nito, papunta sa aking tiyan. Na kahit pa may balot na tuwalya, ay ramdam ko ang init ng aming katawan. Napahawak ako ng mariin sa kanyang balikat. Mahinang mura nito, at napahinto sa aking paghalik. Bigla akong natigilan nang makita ko sa mukha nito ang sakit. Nung mahawakan ko ang balikat nito, mula kaninang umaga, ay napapamura ito sa tuwing nahahawakan, o nahahampas ko ang balikat nito. May masakit ba sa'yo? Seryoso kong tanong. Tumitig muna ito sa akin at umiling. No, let's continue, at akmang hahalikan nito akong muli, pero pinigilan ng dalawang kamay ko ang magkabilang pisngi nito. Bakas sa mukha nito ang pagkagulat at dismaya. Sweetheart,
Bumangon ako at seryosong tumingin ako dito. Hubad, utos ko. Huwag na sweetie, makakaano pa rin naman ako sa'yo, pagbibiro pa nito. Tinaliman ko ito ng tingin. Habarin mo ang damit mo. Kung ayaw mong punitin ko yan. Pagalit akong nakatingin dito. Nagulat naman ito sa reaksyon ko. Pero hindi naman kumikilos, at nakatingin lamang sa akin. Kaya sa inis ko ay mabilis kong itinaas ang damit nito. At ganon na lamang ang gulat ko, nang makita ko ang napakalaking benda nito sa katawan. Mula balikat hanggang kalahati ng katawan nito, ay nakabalot ng puting benda. Bakas pa ang pulang likido. Bigla akong napasinghap. Ano nangyari sa iyo, Martin? Halos manginig ang aking kamay, nang hawakan ko ang katawan nito. Something happened, but don't worry, sweetheart, malayo ito sa bituka. See, my abs pa rin naman ako, pagbibiro pa nito, na di naman nakakatawa. Kailan mo pa huling pinalitan yan? Tukoy ko sa nakabalot nito sa katawan. Parang ayaw pa nitong sumagot. Kaya hinampas ko ito sa kanyang abs. Sumagot ka ng maayos kung ayaw mo masapak, pagbabante ko. Nakita ko pa sa mukha nito ang amusement. Para bang tuwang-tuwa pa. Yesterday, I think, parang nag-isip pa ito. Kaya napailing na lamang ako. Bumangon ako at bumaba ng kama. Inayos ko ang tuwalyang nakabalot sa aking katawan. Where are you going, sweetheart? Diyan ka lang. Huwag kang aalis kundi yari ka sa akin, pagbabante ko nang di lumilingon dito. Mabilis akong kumuha ng underwear at malaking t-shirt. Pumasok ako sa banyo para magbihis. Nang matapos ay kinuha ko sa kabinet ang medicine kit. Paglabas ko ay nakita ko pangkomportableng nakahiga si Martin. Habang ang dalawang kamay nito ay nakaunan sa kanyang ulo. Wala na rin itong suot na pangitaas. Lumapit ako sa kanya at napalingon ito sa akin. Tumayo ka at gagamutin ko yung sugat mo. Sumunod naman ito sa akin. Walang nagsasalita sa aming dalawa. Habang nililinisan ko ang sugat nito. Mukhang tinamaan ito ng bala, dahil sa hugis ng sugat nito. Napapikit pa ito, dahil alam kong mahapdi pa ang mga sugat nito sa likuran. Maski ang balikat nito ay nilinisan ko. Nang matapos ay kumuha ako ng malinis na bandage, at maingat ko itong binalot sa katawan ni Martin. Nang matapos ay nilagay ko sa wooden table ang medicine kit. Kaya ka nawala dahil nakipaglaban ka. Tanong ko kahit ba alam ko na ang sagot. Gusto ko lang marinig sa bibig nito. Yeah, but don't worry, sweetheart. Gagaling ako para sa'yo. Para sa inyo ng baby natin, sabay kindat nito sa akin. Nang aakit pa ito, halatang ayaw talaga magkwento. Alam kong marami kang gusto itanong, sweetie, marami tayong dapat pag-usapan. Pero pwede bang bukas na lang? Biglang pumungay ang mga mata nito. Hindi ko na ito kaya, sweetheart. 2 weeks tayong hindi nagkita. Sobrang namiss ko ang sweetheart ko, sabay hila nito sa akin, kaya napaupo ako sa kandungan nito. Mukhang mapapalaban na kami ngayong gabi, dahil hindi na makapaghintay si Martin na panay na ang haplos sa akin.